Nuestra Signora di Relatività esco da un po' mi pagpatuloy, no? Kasi matagal na gusto mong mag-vlog, no? Una ay sa pamagitan lamang ng pagsusulat, kaya lang medyo nahirapan din ipagpatuloy, no? Bahagi na kung saan ay kung minsan ay mahirap din ang pagsusulat, no? Pero meron po akong blog, no? Sa frtsc.blogspot.com, no? Nais ko lang pong ipahayag sapagkat titiyan ko kung paano magamit yung makabagong teknolohiya ngayong panahon na ito, no? Lalong-lalo ng pandemya. Sabi nga ay pag sa misa, ay alam na yun eh, sapagkat bahagi ng misa, pero yung hamon ay binibigay ng vlog, no, ay medyo mahirap, no? Lalo-lalo na kapag wala kang cameraman, no? Pero nais ko lang muling pasimulan, no, sapagkat tagal na hindi na ako uli nakapag-post. Apat na bagay, no, na kung saan ay nais natin bigyan ng diin ngayon para po sa araw na ito. Una ay May 9, 2021 ay tinuturing din po ang PPCRV Sunday, no? Kasi next year, exactly next year, ay magkakaroon po tayo ng national election, no? So kaya kinakailangan. So, kinakailangan din ipaalala sa mga PPCRB natin na sa mga parokyano in general na ang PPCRB ay naghahanap ng mga volunteers, no? Bagaman kumisan, no, ay medyo mahirap, ano? Kumisan kasi nakakuha ka na ng mga volunteers, ano? Pagkatapos sa agawin ng mga tumatakbo sa local elections, ano? O kahit na sa provincial elections, yung kinakailangan nila ng tao. At kumisa malakas yung competition sapagkat may remuneration sila, no? Sa PPCRB, ano, ay thank you, no? At ang panalangin ng sambayan ng mananampalataya ng Pilipino Katoliko. Yun ang may iba pa rin. Pero yun pa rin, no, ano, ay nais natin na ipaalala ang trabaho natin sa pamagitan ng pag-aayos ng ating Paris Pastoral Council for responsible voting, no? Ang ating pong coordinator ng ating parokya sa PPCRB ngayon po ay si Sister Clarice Tricia Tadde, no? So siya po ang mamahala para po sa ating mga pakipag-ugnayan. Nakapagsimula na raw sila, no? Ng isang araw sa pamagitan ng paglilipat na mga dating balota sa isang kinonsolidate pala nila sa isang balota. So, tinawag pa rin sila para to witness, ano, sa nabanggit na paglilipat ng mga balota. Pero yun, ano, May 9, 2022, ano, ay ang ating national election. Panalangin po natin ang ating mga volunteers. Pangalawa ay isa po sa mga nais nating ilunsad, no, ngayong panahon na ito ay
yung ating bell, yung bell ng ating parokya, ng Nuestra Señora de Natividad. Dahil mga sira na po yung ating bell. Meron po tayong tatlong bell na nasa itaas. So, mga dated, no? 1800. Hindi ko pa alam yung iba, yung dalawa, no? Hindi ko pa na wala mismo akong picture, no? Pero isa nakita ko na 1800, no? Nakalimutan ko, 1800 something. Pero ito pong tatlong bell na ito yung mga sira, no? Nakipag-unayan din po tayo na kung pwedeng isa ayos, ano? Pero sabi po nila ay ang pag-repair lamang ay kung talagang hindi pa basag. So yung ating pong bell ay talagang mga basag na, no? At kung tutusin daw para maibalik yon ay tutunawin uli, pagkatapos ay imomolde uli, no? Yun kasi ang pamaraan ng kanilang paggawa nung panahon na yon, no? At hanggang ngayon, no? So iririkas, no? So kaya ang mas maigi ay bumili na ng bago. At itong luma ay gawin nating tourist attraction, no? Pilgrims attraction, no? Na pagkapatunay na tayo yung mga isa sa mga matandang parokya dito sa Laguna, no? Sapagkat maliwanag na nakikita sa ating mga bell, no? So maibaba natin yon at may isa ayos, no? Pero yung pagbibili po ng bell, no, ay inibitahan natin ng Royal Philippines, no, para siyang mag-ayos po ng ating bell, no? Noong nakaraang linggo ay na ilagay natin, siguro po isisingit ko dito yung sample, kasi nagdala sila rito ng tatlong bell, no? Na bahagi yun na para maintindihan natin, ano, medyo may kamahalan, ano, kasi yung maabot na yung tatlong bell ay 2.68 million pesos. Ayun ang kanilang quotation. Noon naman pong Sabado ay nag-meeting ang Paris Pastoral Council executive members, ano? Kasama din yung finance ministry, ano? Finance ay ang napag-usapan ay yun ang bibilhin, no? Total yun naman po ipapakinabangan natin ng mahabang panahon, no? Baka apo pa ng apo ng apo ng apo ninyo ay papakinabangan pa nila, no? Yung nabanggit na bell, yun po isa sa mga pagkilos, no? Kaya ang napagkasunduan ay maghanap ng 55 families para makapagbigay ng 55,000 pesos. May halaga, pero sabi ko natin kung bawat pamilya, no, pwede magsama-sama, hindi at least 55, ano, bahagi ho, no? Kahit ngayon panahon ng pandemya, so tingnan po natin, no? Hindi naman tayo nagmamadali, no? Pero kung sino makapagbahagi, hindi maigi, ano? Kapag tulung-tulungan natin, ano? Para may ayos po natin yung ating bell, no? Kasi unti-unti natin inaayos, ano, yung ating parokya.
sabi nga po natin ay puntusin isa-isang mahabang proseso, ay isa po yun para mayhanda rin natin yung dedikasyon ng ating pangparokyang simbaha. Marami na rin po tayo na inaayos, ano? Patuloy pa rin yung pag-asayos, kaya lang. Lalo ngayon panahon ng pandemya ay talagang nakikita natin na kapag-iisip tayo na yung kahalagahan ng buhay, no? Kung may magagawa tayo ngayon, hindi gawin natin. Yung ibang hayo lang ipinamanik sa atin, no? Yun na rin ang pinangahawakan ko. Sabi ng Panginoon ay ngayong ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay sinasabi na ako ang pumili sa inyo. Ako ang pumili sa inyo. Ako ang humirang sa inyo na mamunga. Mamunga ng masagana. So, ang Diyos ang pumili sa atin para mamunga ng masagana. Siguro ito ay isang pamamaraan na makita natin na may ayos natin, sabagkat matagal na naman talagang sira yung ating mga bell, no? Yung isa gumagana pa kasi hindi pa talaga basag na basag, no? Pero may basag na, no? Kaya huwag na natin hintayin na talagang wala tayong magamit na bell, no? Hinirang niya tayo para mamunga ng sagana at manatili ang ating bunga. No? So, pinagdiriwang din natin ngayon ng 500 years, no? Ng ating pananampalataya, no? Na nagsimula ng pagdating ng mga Kastila dito sa Pilipinas. No? Kinakailangan din naman siguro natin na pagkatapos ng 500 years ay magkaroon na rin tayo ng bagong kampana, no? Para maging bahagi yun ng ating mga gawain ng pananampalataya, no? Sa ating parokya. At ito po ay in-extend ko, no? Lalong-lalo no, sa mga mananampalataya na nasakupan ng parokya ng Nuestra Señora de la Natividad, Pangay Laguna. At sa sino man na nagnanais na tumulong para po sa nabanggit na proyekto, yung ating Church Bell. At sa anuman ang tulong na may bibigay nyo ay makipag-ungayan lamang po, ano, sa ating finance officer na si Sister Lita Cortez. So, doon nyo po ibigay, no, para maging bahagi. So, simulan na po natin ngayon, sapagkat kapag hindi natin simulan, eh baka wala tayong matapos, ano. So, yun na po yung pangalawa, no? Una ay ulitin ko, hindi yung PPCRB. Pangalawa ay itong ating batingaw ng simbahan, kampana, no? Na naghahanap ng 55 families na makapagbibigay ng 55 na libo. Pangatlo ay inilulunsad ko na rin po, ano, ang programa ng parokyang luksa. Sabagkat nakita po na si Bishop Pabilio noong kahapon, no, ay nagpahayag at tinipon niya ang mga pare na nasakupan ng Archdiocese of Manila, no? So tayo ay Diocese of San Pablo, pero maganda pa yung kanyang payag na magkatipon-tipon para ipagdusal ang mga kapatid nating namatay, no? Ngayong panahon ng pandemya, no? So makita po natin yan, sapagkat
Tuwa ng pandemya, alam natin yung iba, no? Ay hindi na nakatanggap ng mga sakramento gawa ng COVID-19, no? Kapag hindi pwedeng lumapit, no? Kaya paano tatanggap ng sakramento ng pagkapahid na langis, no? Maigi yung iba kung sila'y nakatanggap, no? Pero mostly ay hindi, no? Yung iba rin nga po ay kung tutusin ay hindi na pagmisahan, no? Kasi ay yung mga kapatid natin na namatay, ano, ay kumisan diretso na rin sa sementeryo, no? Lalong-lalo no, kapag namatay sa hospital. Yung iba na pag luluksaan, pero sa loob lamang ng 3 araw, no? Kayo ng kalimitan, no? Noon pa nga kung tutusin, meron pang mga 48 hours lang, no? Kaya medyo medyo humaba ng konti, no? Ngayon ang nakita ko ngayon existing ay 3 days, no? So, iba ng mga kapatid na nasa ibang lugar, hindi makapunta, no? Gawa ng may travel ban, no? May restriction, no? Lalong-lalo na kapag kung ano yung quarantine status ng lugar na iyong pinupuntahan, no? Oo. Yung iba, ay sabi ko nga, ay diretso na sa sementeryo. Yung iba naman, ay nakita na lang nilang kanilang mga sabuhay, abo na. Yung iba hindi na nakapagpaalam, no? Kasi isolated, kumisa na iyang ipagbigay alam, no? Na sila ay may COVID, no? So ito pong luksang parangal ay isang pagkakataon, no? Na well, kasama na sa misa, ipagdarasal, pero meron pong isang serbisyong panalangin, no? Yung panahon ng pagdarasal, no? Kasama lalong-lalo na, no? Ng mga kamag-anak ng mga yumao, no? Pag pakikiisa sa pakikiramay sa mga kamag-anak ng mga yumao ngayong panahon ng pandemya, no? COVID man o hindi. So ito po yung gagawin natin tuwing magsisimula muna sa darating na linggo, no? May 16, no? Doon magsisimula pagkatapos ng ikatlong misa, sa ganap na ika-anim ng gabi. So, simula sa simbahan ay tayo ay magsisindi ng mga kandila, no? Ito ay open, no? Kung sinong gusto sumama, no? Pero maliwanag po na ito ay idinudulog natin para anin, para mayroong lugar, mayroong pagkakataon na tayo makapagluksa, no? Initiated by the church, no? Bahagi na kung saan inaanyayahan tayo. So pupunta tayo sa, pagkatapos nun ay sisindihan natin ng kandila, pupunta tayo doon sa Jardin de San Jose, doon natin gagawin, ano? So ito po siguro ay mga 15 to 30 minutes, ano? Maximum na po yung 30 minutes, ano? Pagkakataon na kung saan yung magkasama-sama tayo, no? So yun po ang isa sa mga bagay na kung saan ay may ayos natin. Pangatlo ay ang pagtugon sa ito po ay
sarili kong tawagin po natin ay proyekto. Dahil sa mahabang paninilay, ay matagal na pong naging bahagi ng aking pagkilos na kung saan ay tinutugunan ang usapin ng basura. Lalong-lalo na po ang plastic. Napaka ano po ng ating plastic. Napaka rami tayong basurang plastic. Kaya kinakailangan po natin na matugunan. At bilang bahagi rin po ng ating pagninilay, personal na pagninilay, sabi nga po natin, tumatanda na tayo, ay siguro po ay isang pagkilos. So ito po ay attempt para matugunan natin ang paanyaya po ng Laudato Si. Pangalagaan natin ang ating kalikasan. Tagapangalaga ng nilikha ng Diyos. Kasama po yung ating mga bahagi po ng ating environment. So kaya inilulunsad ko na rin po sa personal ko po ito. Hindi po ito naka well, ang parokya pwedeng tumulong pero sana po maging bahagi na parang pinapaliwanag ko rin po kasi kuminsan kapag magkaroon tayo ng isang gamit kumisan niya, sinasabi, ba't nila ni Father, So, para maging maliwanag na ito po ay personal apostolate ko, yung gagamitin, kasi yung ang aayusin ay yung shredder, para po mapag-iwalay muna yung mga plastic. Mahirap po kasi mag-storage ng plastic na hindi natin isinestred. Bagamat po yung pag-recycle ng plastic, ay mahabang proseso. Pero sabi nga, kung gusto kong lumusong dito sa bagay na ito, ay unti-unti. Isimulan ko muna sa pamagitan ng pagkakaroon ng plastic shredder. So far, ay bagamat ngayon ay nakita ko na noong una wala akong makita, ngayon ba parang nagsulputan na may nakikita ko ng mga plastic shredder, pero ito po ay nakita ko na ang kanilang plastic shredder ay nagkakalaga ng 90,000. Yung iba po ay sinusulatan ko pero hindi pa nagre-reply, ini-email ko ito. Excuse me. Ay at least tumugon na. Ang nakita ko po naman ay maayos yung kanilang machine, Pero ito muna, Plastic shredder kasi makita po yung melting kasi maraming proseso yung melting, pero tsaka na natin pag-usapan 'yon, Pag-usapan na muna natin ay ang shredder, nakipag-ugnayan din nga po ako sa munisipyo, bayan ng Pangil, kasi nabalitaan ko na meron silang na-acquire noon na para dito sa paggamit ng recycling ng plastic, from plastic sa samahan ng tawag ito ng imi-melt kasama ng semento at magiging bricks, nakipag-ugnayan din ako sa mga taga-munisipyo at walang maliwanag na sagot. Pero sabi ko nga sana ay
ay yun sana yung makipag-link sana ako, no, para magamit naman yun kaysa sa nakatiwa mo lang, no. Pero sabi nila ay hindi ko may problema na inaharap yun, kaya wala na akong magagawa, no, sa ngayon, no, kundi ang bumili ng sariling mga gamit at magsisimula po tayo doon sa shredder, no. So kaya po nanawagan din po ako, no, na kung gusto niyo pong tumulong, ano, ay any amount. So ang target natin ay 90k, no? 90k. So tingin po natin, no, ay sabi nga ay tingin natin kung ang pagkilos ng Diyos, ano, pero ako naniniwala na dito ko tinatawag ng Diyos, no? Kasi matagal na po ito, eh, no? Kailangan, sabi nga ay kung magagawa natin ang paraan, hindi gawin natin ang paraan, ano? Lalong-lalo na ngayon panahon ng pandemya, ano? Kasi ngayon po panahon ng pandemya, ano, ay lalong-lalo na po yung mga restaurant, mga restaurant at saka mga yung po mga restaurant ay lalong ngayon panahon ng pandemya, ano, ay take out. So mahabang panahon na nag-ooperate ang mga kainan kasi bawal ang dining, so puro takeout, no? So kaya ang ginagamit sa takeout syempre ay mga disposable, no? At mga plastic, no? Kutsara, tinidor na lamang, ilo mo yun, kutsara, tinidor na lamang, no? Ay napakadami na nun, no? Ngayong panahon na ito ng pandemya, no? So kaya isang pamamaraan po na kinakailangan, ano, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, kung may ayos natin, no? Sabi ko nga ay magsimula muna sa maliit na pamamaraan, ano? Kaya yun muna, shredder muna, no? At ito yung nagkakalaga ng 60,000 pesos, ano? Kaya tingnan po natin kung paano natin na may isa sa ayos po natin, ano? At sana po ay matulungan ninyo ako, no? So mga kaibigan, ano, mga kakilala, ano, mga kamag-anak, ano, kung sa tingin ninyo ay ito ay bigyan ng diin, ano, ay pakisamahan naman ako, no? So kahit magkano, no, ay simulan natin para makita natin kung paano nga baga ito magiging kapakapakinabang, no? Sabi ko nga po ay talagang wala akong duda na talagang kailangan natin, no? Pero ang tanong ay magagawa ba, no, talaga natin, no? So isa po itong pagkakataon na susuungin para kahit o paano makagawa tayo ng pamaraan para sa ating kalikasan, no? Sapagkat sa ayos ng nilikha ng Diyos. Kaya ito po, no, PPCRB ang Bell, ang Duks, Parokyang Duksa, yung plastic recycling, at of course ngayon ay Mother's Day, no? So sa lahat po ng nanay, ano, ay Happy Mother's Day, no? Sa lahat ng
biniyaan ng Panginoon na maging ina. So, maligayang araw ng mga ina, no? So, sa akin nanay, no? Nanamaya pa na, ay maligaya na siya dun sa harapan ng paong may kapal, no? Ay maraming salamat po, no? Sa biyaya at sa pagkalinga sa akin at sa aming mga magkakapatid, no? And of course, ano, sa ating ina, ng ating patron, no? Ang mahal na Bering Maria, ang Nuestra Señora de la Natividad, no? Ay alam kong palagi na andyan, no? Na inaalagaan tayo katulad ng kanyang pangalaga kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pinagpala kayo ng Diyos.